Pwede sa bar niya is Takigawa. Ganun din sa kabila. Okay. Tapos may pot-pot. Yan ang ano, legit. Pagka JD, may pot-pot. Okay. Tapos dito naman tayo sa ano? Sa seats? Bali, flat seat po na Recaro po. Recaro. Wow. Recaro seat. Tapos naka ano lang din. Naka binalutan lang din para ano, hindi marumihan. Tapos dito lang din. Flat lang din siya actually. Yan. Flat. Ano, sexy oh. Sexy. Ajit! Ito po si Sir Kenneth. At magandang tanghali po. Nice to meet you. Okay. Si Sir Kenneth ay member ng Stans Nova po. Stans Nova. Dito sa Novaliches area. Chapter ng Stans Culture Philippines. Okay. So, anong pinag-aabalaan mo ngayon? Bali, online sabong po boss. Online sabong? Good. Good dyan. Good dyan. Okay, yung mga bata, yung mga nanonood, huwag kayong magsasabong ha. Nako. Bahala kayo, maubusan kayo ng pera. Sige. Siya pong may-ari na itong Yamaha Aerox na GDM concept. Alright. Ilan taon na to sa'yo, sir? Bali, 1 year and 3 months. 1 year and 3 months. Apo. Medyo bago-bago pa, no? So, bakit ka pumasok sa ganitong concept? Inspired po boss sa mga show po kasi nakikita ko po yung mga show. Stands po. Oh, okay. Kasi napupugihan po ako sa atin kapag sa mga motor po boss. Okay. Pag ano katagal ka na nag-stands? Bali, bago pa lang po ako boss. Mga ano po, 1 month pa lang po. One month pa lang? Okay. Mga ano pa lang, bago-bago pa lang sa ganitong konsepto ng stands culture build. So, tignan natin ang motor ni Sir Kenneth. Ito po ang Yamaha Aerox na Stans GDM concept. Sobrang baba na Aerox. Tignan nyo yung mga detail, pyesa, carbon, stock white. Yan. May mga ang kanyang kulay, may white, carbon, matte black, tapos may konting chrome. Okay. Kenneth, ang mga pyesa na ito, galing pang Japan? Apo, boss. Ano po yung mga pyesa ng mga pyesa, accessories, anything? Ano po, boss? Bali, Nissan caliper, tapos Daytona, tapos yung mga accessories po. Accessories, yun ang, okay. Ano, yun ang mga galing Japan. Apo, tsaka yung pipe po. Okay. So, mga kanoji, yun ang mga ano, yun yung pag JDM kasi ang ano diyan, ang usapan diyan, import na items na pang JDM pang Japan. Okay, Sir Kenneth, tingnan natin ang ano, ang brake system sa harapan. Apo. Bali, ito po yung Nissan caliper ko po. Okay, Nissan caliper, po sa okay. Japan. Tapos CNC bracket na pinagawa ko pa po. CNC. Pinasadya mo pala 'to. Ang ganda. Kasi wala po kasing ano niyan. Bali, yung bracket po ng caliper, hindi po dito. Basta dyan pala ito, no? Ganda. Okay. Pero, kaninong ano, saan machine shop na nagawa ito? Bali, sa ano pa po? Ilocos pa po, boss. Ilocos? Ang layo pa. Sa CNC. Doon po kasi talaga gawaan po ng mga CNC po. Doon pa talaga? Okay, ngayon ko lang na idea na doon pala sa Ilocos pala ang gawa ng mga, ano, nagpapa-CNC na kagaya niyan. Buti na ano, no? Opo. Tala ko po yung, ano ko po, yung shock po na front, tsaka okay. Yung mags ko po para masukatan po na maayos. Opo. Fastock pa rin to? Hindi po. Bali, ano na po, marketplace na po. Ano na to? Aftermarket na to? Aftermarket na. Aftermarket na pala tong shock niya sa harapan. Ilang mm na to? Hindi ko lang po sure, boss eh. Okay. Pero ang ano na itong gumawa nito si... okay, shoutout kay Tabas Pugs. Tabas Pugs, no? Shoutout kay Tabas Pugs ang tumirada na itong front shock na to na ano, itong nasa harapan. Ano to? Functional? Apo, functional. Functional na front shock. Tapos dito lang din sa disc brake is ano to, no? Ito pa, boss. Oh.
ano po yan, yung light and disc po. Oh, light and disc na disc brake. Apo. Okay. Tapos, ang naganda ano ko sa ano mo ah, napansin ko na ito sa mags mo. Anong mags mo pala? Sa harapan tsaka sa likod. Bali, yan po yung Hilux mags po na chrome. Hilux. Apo. Oo. Ang sabi niya sa akin, tinanong ko siya before you start tong vlog. Tinanong ko siya tong sa mags dito. Naka-chrome na pala to. Apo. Naka-chrome na, nabili niya to, naka ano na, naka-chrome finish na eh. Kahit dito sa likod. Okay, ganda no. Parang may hawig siya na Ferrari. Apo ba? Ferrari Max. Ganda. Okay, sama di sa usapang gulong naman tayo, sir. Sa ano bang size ng gulong mo sa harapan at saka sa likod? Bali yung sukat po ng gulong po, boss, is 5090. 5090 sa harap. Apo, sa likod naman 6090. 6090 sa likod. Apo. Okay, yan ang ano, yan ang mga size ng gulong kasi may mga nagtatanong sa akin channel kung anong size ng gulong sa likod tsaka sa harap. Okay, ako naman tayo sa ibabaw dito sa ano. Anong mga nakalagay diyan? Bali foldable side mirror po. Foldable side mirror as apo. Always. Okay. Pinaka bali nung una po nito is nakaano lang po siya. Bali stock lang po siya dati na aftermarket na foldable side okay, mirror. Okay. Then pinasadya ko na po siya ipa-carbon po. Ito kasi marami ka na rin mabibili nito sa ano. At sa Lazada, Shopee meron na rin yan. Saka dito tayo sa brake lever. Wow. Brake lever. Yung bali yung brake lever ko po is pinakarbon ko na rin po. Stock po. Wow, carbon, no? Carbon loady. Carbon loady rin, no? Tapos saka, Daytona. Dito rin sa hand grip niya is Daytona. Na ano to eh, alam, gakalan ko dito yung version 3 yata na design to eh. Version 3 na Daytona. Tapos greedy, ano po? Wow, greedy ah. Pang kotse to ah. Opo. Yeah, kasi pinakarbon ko na rin po yung gilid niya. Wow, naka-greedy ano siya, naka-RPM gauge. Opo. Tapos dito rin, almost stock lang din. Tapos same din sa kabila, Daytona. Okay. Tapos dito rin, naka yung kanya sa takip ng gas lid, carbon din. Right. Tsaka takigawa po, oh. Bar end. Oo nga pala, tsaka dito sa bar end niya is takigawa. Ganun din sa kabila. Okay. Tapos may pot-pot. Yan ang ano, legit. Pagka JD may pot-pot. Okay. Tapos dito naman tayo sa ano? Sa seats? Flat. Bali, flat seat po na Recaro po. Recaro. Oh. Recaro seat. Tapos naka ano lang din. Binalutan lang din para ano. Hindi marumihan. Tapos dito lang din. Flat lang din siya actually. Yan. Flat, ano, sexy oh. Sexy. Tapos dyan din, dito lang din sa gilid. Carbon din. Z-pairing. Oh, di sa pairing sa pantakip dito. Sa engine cover to eh. Naka-carbon din. Okay, dito naman tayo. Dumako tayo sa gilid. Dito tayo sa pipe mo. Bali, ito pong pipe ko. Yoshimura po. Yoshimura. Apo. Yoshimura na ano to eh. Yung mga galing Japan din. Apo. Kasi may nakita rin ako Yoshimura sa X-Max eh. Na import. Pero ito another design na nakita ko ito rin. Ganda siya no. Itong canister niya mahaba. May Magnum. Detail na detail pati yung ano rito, detail din. Oh, detail din no. Talagang legit. Sa amin niya. Tapos dito lang din sa shock mo. YSG series po. YSSG series na 230 to 225 mm pag nagpa-function. Pag-function 225. 225. Pag nagpa-function. Bali ano na siya no? Parang ano na eh. Nakatabas-tabas na. Kaya ano 'yun no? G series YSS. Okay. Tapos dito lang din sa ano mo sa ano gamit mo IBRD. Apo, BRD. Nagpalit na po. BRD na radiator. Apo. Kasi ano yung mga ano yung makapal to eh. Okay no? Samco hose. Yung ano red naman ang gamit niya. Okay. So sa ano naman, sa mga bolts nito sir, ano bang ginamit mo? CNC po at saka white gold bolts po. White gold bolts na CNC? Apo, tsaka CNC po. How many percent na nakasalpak sa kanya ngayon?
Bali ngayon, parang 100% na po siya. Ah, almost 100% na rin, no? Okay. Tapos dito lang din. Yung ano mo, iba na, no? Opo, basta balik po. Pinalitan mo na rin yung signal light, nakaano na. Pati GPA tail light tsaka GPA tail light, no, nakaano na rin. Naka-smoke. Opo. Naka-smoke lens na siya. Opo. Okay. Ay dito sa ano niya, carbon. Bang carbon na rin do sa back fender niya. Ganda. Okay. So dito tayo sa ano, sa may crankcase. Okay, almost ano lang din, no. Opo. Almost stuck. Stuck po, tapos nakapanggilid po na WF. WF na panggilid. Tapos naka-Daytona air filter po. Air filter na Daytona. Tapos naka-ramier ka na rin. Opo. Mm-hmm. Same din na ano, same din na shock. Opo. Okay. Tapos dito, yung center stand mo. Bali, stainless na po yan. Pati stainless. Sa side stand po. Ah, stainless na rin to. Opo. Pinasadya. Tapos yung stainless, yung side stand niya. Halos ganyan eh. Sa usapang baba tayo, alam natin, kaskas na eh. Opo, opo. Pero pagka, ano, pag di ka nakasamba, ilang clearance na ganun pa rin? Ano naman po, boss? Pagka hindi ka nakasamba, boss, bali 230 po siya yung sa likod niya po. Yung sa 230 sa likod, tapos sa harapan. Hindi ko lang po, boss eh. Hmm. Pero pag sinakyan mo po siya, boss, ano, bawang baba na. As yung baba na talaga siya, no? Oh, okay. Sasad-sad po talaga. Kasi kanina, ano, kasi kanina, ano, yung pupunta natin dito. Ano, kaskas na talaga eh. Alis na sinong talagang, ano eh. Drop na talaga eh. Okay. So, saan mo ginagamit ngayon to? Bali, for show na po siya, boss eh. Ah, para siya, pang show mo na lang din. Sir Kenneth, as a Aerox user, anong mapapayo sa mga nagbabalak i-lower ng mga Aerox? Wag po silang matakot kasi hanggat kaya naman nila i-balance yung sarili po nila kapag distance po, gawin lang po nila. Kasi yung mga arms na yan, kaya naman po nila malagpasan yan. Kasi dito, dito pala po ang dami. Wala namang, dito kasi sa lugar namin, arms dito, wala ang arms dun. Pero paglabas, yun lang problema. Pero dito sa lugar namin, ano naman eh. Hindi masyado malubak dito sa amin eh. Okay. So, ayun. Ito ang kanyang Yamaha Aerox na Stance GDM concept. Okay? Sir Kenneth, any shoutout? Shoutout po sa lahat ng nakakakilala sa akin. Power lang. Power. sa Instance Nova po. Shoutout po sa lahat ng mga kagrupo ko po sa Instance Nova. At sa mga, yung gumawa po ng carbon ko kay Boss Jason po. Sa caliper ko po kay Boss Charles. Sa mga parts ko po na nakalagay po dito na iba, kay Boss GN po. Domestic market. Okay. Shoutout po. Okay. Kenneth, at maraming salamat sa pagpayag na ma-feature nitong motor mo na Yamaha Aerox na Stance GDM concept. Okay. Maraming salamat din po, boss. Thank you po. At sa mga bago rito sa aking YouTube channel, like and subscribe para sa mga motor na ipapakita ko. Ini concept, kapastance, nagaya nito, silo, pass concept, custom bikes, project bikes, ini concept. Okay po. Kung gusto nyo makita yung mga motor sa YouTube, papa online moto feature or ganitong live vlogs, PM nyo ako direkta sa aking Facebook page para sa detalye. Okay po. Muli, ito po si Noji Moto po. Ingat palati sa labas. Malalangin bago umalis. And God bless.